Dear Dr. Love, ako po si Gabby, hindi po tunay na pangalan, 28 anyos ng Pasig City. Lagpas isang taon na po kami ng aking boyfriend. Magkakilala po kami dati noon pang panahon ng kolehiyo namin dahil laging magkaklase po kami. Sa totoo lamang po, hindi po talaga siya yung type ko kasi bulakbol at saka basagulo siya noong college, pero ibibida ko lamang po na matalino naman po siya at magaling sa klase namin. Ako naman, hindi rin naman po ako kagandahan at saka napakamanang or old school ko po dati. Saktong nag-aaral ng mabuti para makagraduate. Years after na kami po ay gumraduate, sa social media na lamang kami madalas nagkukumustahan dahil sa busy na rin siya sa kanyang trabaho. Pero ito yung magic, Dr. Love. Nagkaroon ng reunion yung batch namin at sumama ako sa reunion. Doon kami muling nagkita. Hindi ko po alam, pero parang may kung anong tumukso sa amin. Pagkatapos, fast forward, lumalabas-labas na kami. Exclusively dating, sabi nga nila. Ilang buwan din po ang nagdaan sa aming pagdadate at inaccept namin lahat ng maganda at hindi maganda sa mga traits namin. Kilala na rin kami both ng aming families at saka mga colleagues hanggang sa naging kami officially. Sa lagpas isang taon naming relasyon, nakailang beses na po ako nakapunta sa bahay nila. Pero siya, aminado po ako na hindi ko pa siya madala sa amin given na malayo at walang masyadong time. Pero kapag nagbabalak ako, nadalhin siya sa amin para ma-meet man lamang po siya ni Mama at saka ni Papa, nagbe-beg off po siya. Ilang beses din po yun, kasi busy, nahihiya at kung ano-ano pa. Hanggang sa nagsabi siya na hindi pa raw ready to meet my parents. Napapaisip po tuloy ako kung bakit. Anong reason? Bakit hindi siya ready? Wala naman po akong nababalita na may third party or anything about po sa kanya. Hanggang ngayon, hindi siya nawawala sa akin na madalas iniisip ko pa rin siya. What's your thought on this, Dr. Love? Maraming salamat. Gumagalang, Gabby. Maraming salamat sa iyo, Gabby, at tayo po ay nagpapasalamat sa iyong pagtitiwala sa ating programa. Nakakatuwa dahil kadalasan sa mga magsusyota, excited yan ang makilala ng pamilya. At sa isang babae, sa isang lalaki, halimbawa sa kanya, unang inaaniyahan yung kanyang girlfriend para, you know, makilala ng kanyang mga kapatid, makilala ng magulang. And when that happens, syempre, expected din ng babae na maipakilala niya yung kanyang boyfriend sa kanyang mga magulang. Hindi ko malaman at ayokong hulaan kung anong dahilan at tinatanggihan ng boyfriend mo na makilala ang mga magulang mo. Unless meron siyang plano na hindi paborable sa iyo. See? Kung talagang magsyota kayo, you know, it doesn't matter kung ang bahay niyo ay nandun sa Bataan o sa Batanes. Kung gusto niya na makilala ang mga magulang mo at magpakilala siyang formal para malaman ng magulang mo na seryoso siya at hindi siya nagbibiro sa kanyang pakikipagrelasyon sa iyo, kahit nga sa Batanes, pag-iipunan ko yan, pupuntahan ko para makilala ko at magbigay galang ako sa
mga magulang ng aking babaeng minamahal. Ayokong manghula, Gabi, kung anong dahilan at hindi siya magkaroon ng lakas ng loob na makilala ang iyong mga magulang. Ang sa akin lamang, kung ang boyfriend mo ay kayang humarap sa maraming tao at kayang makipagbasag ulo kung kani-kanino, ano't wala siyang lakas ng loob na harapin ang mga magulang mo at ipakilala niya ang kanyang malinis na intensyon sa kanila at ipakita niya kung paano niya igalang ang iyong mga magulang. Kung itong bagay na ito ay hindi niya kayang harapin, Gabi, marami pang mga problemang maaari kayong harapin in the future na hindi maaaring takbuhan. Sa isang responsableng lalaki, ang bagay na ito ay napakaliit na bagay lamang para harapin niya. Ang ipakilala niya ang kanyang pagkatao sa iyong mga magulang. Ganun pa man, bigyan mo ng pagkakataon, baka hindi siya seryoso kagaya ng iyong pagiging serious sa inyong relasyon. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.